Tip ko sa inyo guys, pag nag-a-apply kayo ng work, tingnan nyo maigi yung job description nung ina-applyan ninyo. Tapos i-tailor nyo doon yung inyong resume. So dalawa yung tumawag noon for interview. Then doon ko rin nakuha yung current accounting job ko ngayon. Sa mga nagbabalak guys na pumunta dito sa Canada, make sure na yung mindset ninyo is tama. Ayan, hello guys. Welcome back sa channel natin. So, mainit. So ngayong araw, may pupuntahan akong interview, job interview siya, and tatry natin kung makakuha tayo ng bagong work dito sa Canada. Hello guys, so andito na tayo ngayon sa office. Nilalamig ako, hindi ko alam kung nilalamig ako o kinakabahan. So, ayan, good luck sa atin. Update ko kayo guys kung anong mga tanong nila at kung paanong mangyayari sa interview nito. Panel interview siya guys. Nakakakaba. So, andun yung CEO, CFO, tsaka yung treasurer. May isa pa, secretary ata. So, yun guys, basically ang mga tinanong lang din naman kung ano yung experience sa Pinas, experience dito sa Canada, kung may experience ba sa inventory control. Luckily meron tayong experience ng konti sa inventory control. We'll see kung mag-offer sila. Pag nag-offer sila, i-check natin syempre yung benefits, tsaka yung rate, kasi yun yung pinaka-importante. Tsaka yung scope ng jobs and responsibilities. So, pag nakuha ko yung job offer, update ko ulit kayo guys kung makakuha tayo ng job offer. Kasi parang yung tono kanina eh, alam nyo naman, di ba pag ang tono eh, parang we will be interviewing another guy tomorrow. We'll just call you, we'll just update you later, ganyan. Medyo tagalin tayo nun. And tip naman guys kung paano kayo mag-apply ng accounting job dito. Kung wala pa kang experience sa QuickBook, I advise na kumuha kayo ng certification sa QuickBook Pro, yung pro advisor nila. Nung unang nag-apply ako dito sa Canada as accountant, ang hirap makakuha kasi out of 50, parang isa lang yung interview ko or dalawa lang interview ko. Kasi guys, ang ginawa ko kasi nun, general or generic yung resume ko tsaka yung cover letter ko. Ang pinapalitan ko lang sa cover letter is yung employer name, tsaka date, tsaka position. So, yun lang pinapalitan ko dati, tapos generic na siya. So, napansin ko guys, nung nag-start akong mag-tailor ng resume ko doon sa job posting nila, medyo lumaki yung odds na makakuha ng interview. Tapos, ang nangyari nun, after 1 week nang nag-tailor ako, so nag-submit ako ng mga 10 resume. So, dalawa yung tumawag noon for interview. Then, doon ko rin nakuha yung current accounting job ko ngayon. So, kapag mag-tailor kayo guys ng resume ninyo, make sure na basahin ninyong maigi yung job description at saka yung responsibilities. Kung meron silang nilagay na skills, basahin nyo yun guys, kasi robot yung mag-filter. So ang ginagawa ng robot guys, keyword matching yun. So kung ano yung keywords na nandito sa job posting nila, dapat makita nila sa resume mo yun. For example, dun sa job description nila, ang nilagay nila dun is able to reconcile bank accounts. Tapos ikaw naman sa resume mong nakalagay, I am checking the bank accounts, or I am validating the bank accounts. So nawawala yung keyword na reconcile. So make sure guys, kapag nag-tailor kayo, yung keyword, specific keyword na nilagay nila doon sa job posting nila, yun yung gamitin ninyo. Sa mga nagbabalak guys na pumunta dito sa Canada, make sure na yung mindset ninyo is tama. Kasi mahirap yung pupunta kayo dito sa Canada, tapos ang mindset nyo eh, same yung maging trabaho nyo kung ano man from your home country. For example, ako, accountant ako sa Pinas. And nung before pa kami nag-apply papuntang Canada talaga, nag-mindset na kami ni Dayan. Sabi namin ni Dayan na ang mindset natin, pagpunta natin ng Canada, huwag tayong mag-expect ng magandang work. Ang i-expect nating work is yung mga survival jobs. Kasi mahirap yung pumunta ka dito sa Canada tapos gusto nyo agad eh, office job or accounting job. Okay naman yun, walang problema doon na mag-aim kayo ng mataas agad. Ang siste lang, huwag nyong i-prioritize na makakuha ka ng accounting job agad or office job ka agad. Dapat ang priority nyo pagkalapag nyo dito sa Canada ay makakuha kayo ng kahit anong job. At least sa amin, di ba? Kasi wala kaming perang pumunta dito. Pero kung marami naman kayong fans, eh, go ahead. Kasi guys, kapag nandito na kayo sa Canada,
yung metro ng cost of living ninyo, ang bilis pumatak. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na, oh, landlord, wala pa akong trabaho, hindi mo na ako magbabayad. Hindi naman pwedeng ganun eh. Hindi mo nga pwedeng sabihin na, ay, wala akong trabaho, hindi mo na ako kakain. Hindi naman pwede yun, di ba? So, kailangan mong kumain, kailangan mong bayad ng renta, kailangan mong bayad ng utilities. So, kung wala kang dalang funds, mag-anap ka na ng trabaho kagad. Huwag ka na mamili ng trabaho. Kung anong merong trabaho, sunggaban mo agad. Kasi guys, dito sa Canada, yung minimum wage guys, more than enough yun para i-sustain yung cost of living nyo. Although, gusto ko accounting job, di ba? Ang ginawa ko nun, lahat yan, ina-applyan ko. Accounting jobs, crew sa fast food, restaurant, superstore, sa Walmart, sa UPS, sa Amazon. Lahat po yan, ina-applyan ko. Nakakuha kami ng work dito sa Canadian Tire. Dalawa kami ni wife. So, yun yung first work namin. Nag-start kami as minimum wage dyan. So, kung kasi mapili kayo, for example, sa akin, no? Ano pa ako nakakuha ng job, ng accounting job ko after 6 months? Biruin yun. Kung 6 months, kung talagang nantay nyo makakuha ka ng office work, madidrain po yung funding nyo. Tapos, ang diskarte na yan, guys, kapag meron ka ng work, di kumikita ka na. Kahit minimum wage lang yan. Habang nag-work ka doon sa part-time mo or sa full-time na yon na temporary job mo, doon ka na ngayon mag-focus or i-extend mo na yung effort mo para maghanap ng accounting job or ng office job or ng job na talagang gusto mo. Kasi habang naghahanap ka, kumikita ka. Feeling ko naman guys, na nafe-feel nyo yung gusto kong sabihin. Bandang April, naghanap pa rin ako ng work, then nakakuha naman ako ng mas mataas na position sa ibang company naman. So, ang ginawa ko noon, naka full-time ako doon sa company na bago, tapos naka part-time ako dito. Kasi guys, kapag international student ka dito sa Canada, pwede ka lang mag-work 20 hours during your semester. Pero during your scheduled break, like winter break or summer break, pwede kang mag-work ng full-time. So, i-grab nyo yung opportunity na yon para makapag-ipon. Kasi nga, sabi ko sa inyo guys, kaming mag-asawa, yung pera lang namin dito is very, very, very minimal. Tapos, utang pa. May nag-start yung full-time job ko. So, during those times, May to August, po ang schedule ko nun, Monday to Friday, doon po ako doon sa full-time job as inventory controller. And then, Saturday, Sunday, dito naman ako sa Canadian Tire. Nag-average po ako nun ng 60 hours per week. So, biro nyo yun, di ba? Parang walang pahinga. Kasi parang everyday ka nalang nagtatrabaho. Nakakapagod din, guys. Hindi ako magsisinungaling. Nakakapagod talaga. And then, bandang July ako nakakuha ng accounting job. Hindi kalakihan yung sahod, guys, kasi wala akong experience dito sa Canada, di ba? Pero ang kagandahan nun, dun sa resume ko, guys, nakalagay na dun bookkeeper, accountant/bookkeeper na. So, malaking step up na yun. So, kung bibilangan nyo, guys, after 6 months, tsaka ako nakakuha ng accounting job ko talaga. Ayun guys, so ang advice ko lang sa inyo, huwag kayong maarte pagdating dito sa Canada. Kung ano yung work na meron pagdating nyo, kunin nyo na po agad muna. For the meantime, then mag-apply kayo kung anong gusto nyong work talaga. And just to keep yourself rolling. Si Mrs. naman, na-inlove siya dito sa Canadian Tire. Parang ayaw niyang umalis. Kasi guys, ang ganda nung work niya dito sa Canadian Tire. Puro Pilipino. Hindi naman puro, pero karamihan Pilipino. Tapos ang babait. Walang toxic, kumbaga. So, yun. Hindi ko naman siya masisisi. Kasi nga, ang ganda nga talaga. Kasi nga, ang daming uncertainties din kapag lumipat siya. For example, mawawala yung namin, yung extended benefit namin, yung extended healthcare benefit namin, mawawala pag lumipat siya. Kasi kailangan ulit niya mag-earn ng 6 months para makakuha, depende sa company na papasukan. Kaya sabi ko sa kanya, it's up to you. Kung gusto mo lumipat, okay. Kung ayaw mo lumipat, edi dyan ka muna. Kasi nag-enjoy siya guys Yun naman ang importante dito eh. Kahit pagod ka sa trabaho, kung nag-enjoy ka naman, Goods yun. Unlike kapag malaki nga yung sahod mo, pero toxic naman yung mga kawork mo, bad yun. Mahirap din pang buhay dito sa Canada. Hindi siya yung parang iniisip ng karamihan na kapag Canada, ang ganda ng buhay mo dyan, papasyal-pasyal lang ha, ganyan. Hindi po ganon all of the time. Although, totoo din naman, once in a while, mamasyal. Kasi nga, madami dito guys, magaganda yung tanawin. Lalo dito sa Calgary, ang lapit namin doon sa Lake Louise. Pinakasikat na lake dito sa Canada. Sabi ko nga, kapag masipag ka talaga, tsaka madiskarte ka sa buhay, mabubuhay ka dito at makakapag-ipon ka. Pero kapag
tamad ka, eh wag na. Wag dito, hindi pwede ang tamad dito. Kasi guys, kung tatamad-tamad ka dito, eh ang mahal ng bilihin dito, saan ka kukuha ng pambili mo? Diba? Wala mo magtrabaho dito.